yung Year of the Tiger. Nasa bakuran lang daw ni Mario sa pelilya Rizal ang kanyang lucky charm. Walang iba kundi mga tigre mismo. Parang tradisyon na na tuwing sasapit ang Chinese New Year, lalo pa ngayong Year of the Tiger, naghahanap ng pampaswerte. O diba, para sa isip pa lang, posible nang mangyari. Si Zero, ang stripeless white tiger. Zero, kasi zero stripes siya. Kanya yun ang ipinangalan ko sa kanya. Sa bahay ko lumaki yan. Meron din siyang Siberian tigers at ligers o yung pinagsamang lahi ng leon at tigre. First time na may breed yan sa Philippines, tayo lang nakapag-breed niyan. Pero ang pinaka-rare at pinakamahal sa lahat na tinatayang nagkakahalaga ng 10 million pesos, ang kanyang strawberry tiger o golden tabby. 32 lang daw ito sa buong mundo. Bibihira. Strawberry ang kulay nila. Pero habang tumatanda, lalong gumaganda sila. Nagiging parang stuffed to yung itsura nila. Ang mga tigreng ito, imported from China, Siberia, at Middle East. At lahat ng ito, merong mga permit. Hindi basta-basta kung sino-sino lang pwede mag-alaga. Kasi meron tayong batas na sinusunod, kailangan ka kumuha ng DENR permits. Ang ilan sa mga alagang tigre ni Mario, housemate pa raw nila noon. Lahat ng anak ko, lumaki yan katabi mga tigers. Yung crib nila, yung kwarto nila katabi kulungan ng tigers. Lahat yan minsan habang maliliit pa at may nakakawalan ko yan sa loob ng bahay. Bagamat hindi naman daw agresibo ang mga ito. Napakaganda niya. Kaya lang suklado to. Sinisigawan ako, pati ako sinisigawan eh. Hindi pa rin daw maiiwasan ni Mario na makalmot at masugatan. Marami akong tawag namin doon, play bite. Ang intention nila, not to harm, pero to play. Marami tayong sugat dahil sa mga tigers. Pero ako tinanggap ko na yon, part of taking care of wild animals yon. Ito ay mga ibang konting sugat, konti pa lang yan. Mga sugat na natamo natin sa paglalaro sa mga hayop, no? Kabilaan yan kasi ang madalas, mga hayop, mahilig mangalmot, mangagat. Ayan, natural yan. Pero bukod sa kalmot ng tigre, mabubutas din daw ang iyong bulsa sa kanilang pagkain na mahigit 10 kilos na karne kada araw o katumbas ng 8 to 24,000 pesos. So medyo magastos din pero baliwala sa satisfaction na nakukuha natin sa sa pag-alaga sa kanila. Yan. Kanya minsan nga ang pinagtatrabahuhan ko na lang yung trabaho ko para meron akong maipakain sa mga hayop, sa mga staff namin dito. Pero sulit naman daw lahat ng ito. Itong mga tigers, naging swerte sa akin. So very stressed pagiging engineer. No? Pag nakikita ko sila, interaction ako with the animals, nare-relieve ako sa mga stress ko. Ilap naman daw ang swerte kay Apple. Ako po ay nalubog sa pagkakautang. Ang dami ko pong iba't ibang negosyo na pinasok. Instead po na ako ay magtagumpay, ako po ay hinabol po ng mga pinagkakautangan ko. Ako po ay muntik na rin makulong. Wala pong napasada po yung mister ko. Wala po siyang naiuwing pera. Pero noon yon, dahil si Apple, meron na ngayong sariling bahay, negosyo, at sasakyan. Ngayon po, nakakain po kami kung anong gusto po namin. Napupuntaan po namin yung gusto po namin. Ang sikreto raw ng kanyang tagumpay, sangkap lang sa adobo. Sa YouTube, yung pagsusunog ng dahon ng laurel. Sinubukan ko po siya, pero yung napanood ko po, sinulat niya po sa dahon ng laurel. Pero ako po, ginawa ko po yung style ko na binulong ko lang na mula sa puso na nalangin ako na matupad lahat yung mga pangarap ko. Ang dahon ng laurel, sinasamahan daw ng star anise, cinnamon at sunflower seeds para sa masayang buhay at love life. Bungang kahoy para sa success at magandang pasok ng pera. Meron ding pinatuyong oranges at mais para sa kasaganaan. Himalayan salt for cleansing. Ito naman po ang ating munggo. Ito po ay mabilis na solusyon sa mga problema, mabilis na resulta. Ito naman po ang ating nutmeg for money po siya. Ito po ang ating paminta, ito po ay for protection. Ito naman po ang ating shell, ito po ay for wealth. At ang wishing paper para sa iyong kahilingan.
Bago ilagay ang mga sangkap sa bote, dinadasalan niya muna ito. Ang magic bottle, ibinibenta niya mula 500 to 3,500 pesos, depende sa laki at klase. Madami po sa aming umorder na hindi ko naman din inaasahan. Tapos doon na po nagsunod-sunod hanggang ngayon po, 2022. Has marami po mga nagpapatotoo na sinuwerte po rin sila. Pero hindi lahat naniniwala sa di umano bisa ng magic bottle na may dahon ng laurel. Taong 2020 nung bumili nito si Rosalia. Interesado po talaga ako dahil lalo na po sinasabi na masyorte talaga. Talaga pong sumubok po ako. Ngunit ilang taon na ang lumilipas, hindi pa rin daw natutupad ang kanyang mga kahilingan. Ay hanggang ngayon ay talagang wala pa rin ang aking mini-wish na yun. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Pero sa totoo lang po, binlik na jar. Para lang po matupad ang aking mga pag-arap. Gusto pong katulog talaga. Kaya pinapangarap ko sa jar na yan na harinwat ako'y pala rin na kajakpat. Ay gusto ko talaga na matupad ay isa po yung siyempre po para umulad po ang aming buhay. Hindi po magiging effective po ang ating mga pampaswerte lalo na po sa lucky jar. Lalo na po ang inyo pong ninanais na swerte ay tungkol sa usaping pera at hindi niyo po sasabayan ito ng sipag at tiyaga. Kailangan po sasabayan po natin ng sipag at tiyaga lalo na kung marami kang panganap sa buhay. Ang feng shui experts naman na sina Master Ang at Marites Allen may tips kung paano suswertihin ngayong Year of the Tiger. Isa sa mga pinakamaganda na maglagay ng pampaswerte ay tiger. Pero may mga zodiac sign na hindi pwedeng gumamit ng mga kahit anong mga sinasabit na tiger o yung mga ganitong mga figurine. Mga tao na pinanganak na monkey, snake, at dragon. Etong kwangkong nito, malaki ang magagawa nito para tayo maging maswerte. Ito ang tinuturing na God of Wealth. Ang lahat ng mga figurine na ipinakita ko, katulad nitong Buddha, nagbibigay ito ng swerte sa mga taong nagtatrabaho o sa mga taong nagninegosyo. Protection na rin to sa pagtataboy ng mga malas. Isa pa sa mga tinuturing na pinakamaganda at pinakamaswerte ay itong wulu. Ito ay may kinalaman sa kalusugan. Dahil sa may pandemic tayo, importante na talaga maglagay tayo ng wulu sa loob ng kwarto natin o kahit sa sala. Ito yung mga mantra rin ko, ito yung mga lucky charms natin. It's very, very lucky in 2022. Mga metal inspired na mga fashion accessories. This year, syempre, ang kulay po na pula. In 2022, mga kaibigan, it means hope. It means about optimism. So kung ang buhay mo is masyadong malungkot, parati kang irritable, hala, magdamit ka ng pula. Yan ang solusyon dyan. Pula or pink, magandang kulay yan. Ayon sa Chinese Zodiac, swerte ngayong 2022 ang mga ipinanganak sa Year of the Dog, Horse at Pig. Mas magiging challenging naman para sa mga ipinanganak sa Year of the Monkey, Snake, Dragon, pati na rin Tiger. So kung pag-usapin natin yung rat, ang rat meron siyang tinatawag na Victory Star. Ibig sabihin, kung matagal mo nang gustong gawin na hindi mo pa ginagawa, ito na yung panahon na dapat mong gawin. Ang ox naman, meron siyang tinatawag na wealth star for the year. Pwede kang umaman ngayon. Ang rabbit this time, meron naman siyang blessings of good stars for the year. Kaso na ang mga rabbit, masyado siyang mainit ang ulo ngayon. So dapat dahan-dahan. Pasensyosa, the sheep naman ngayon will have a very good luck compared to 2021. Ang mga sheep kasi in 2022 will have the, we call it like the big fortune luck na marireceive sa isang taon. The rooster is one of the superstars for 2022. Maganda po ang hinaharap ng mga roosters this year. Ang babantayan lang ng mga roosters ay yung tinatawag natin na threat of robbery or losing money. Pero paalala sa mga mosang at marites dyan! Tinuturing ko talagang pinakamalas talaga is yung pagiging chismoso at chismosa. Nakakaperwisyo sa buhay ng mga tao yan. Huwag tayong matuwa sa mga kamalasan ng ibang tao. Dapat hindi tayo natutuwa
bakus dapat tinutulungan natin at ipinagdadasal na sana malagpasan nila mga pagsubok. Ano naman ang payo nila para pumasok ang swerte sa ating tahanan? Huwag na huwag kayong gumamit ng mga plato na may mga basag because that means po kahirapan. Kung pag-ibig ang hanap mo, okay? So hanapin mo yung southeast ng bahay mo. Tapos lagyan mo siya ng bulaklak. Kung wala ka mang pambili ng ganon, ang gawin mo na lang is maghanap ka ng photo or picture ng iyong minamahal or yung crush mo. Yung tinatawag natin na rock salt, hindi yung iodized. Isasaboy lang yan sa lugar na kung minsan napapansin nila, madalas dun, nandun yung mga negative. Silang gumamit ng mga halaman na pwede yung mga pang indoor ha, pero wag lang sana yung mga halaman na parang may mga matutulis. Na maglagay tayo ng halaman is kadalasan dito sa sala. Hindi pwede sa loob ng kwarto. Kinakailangan na tayong lahat maging masinop, be forgiving, maging patient lang po tayo, tapos avoid arguments. Because nga, year of the water tiger, pag mainit po lahat ng tao natin, talagang malaking tension po yan. Magtuturing kayong swerte kung gagamitin ninyo ang utak ninyo, kung kikilos tayo, maging agresibo kayo ngayong taon nito at papasok ang swerte sa inyo. Ang ating kapalaran, hindi lang dapat inaasa sa swerte. Katulad ng mga tigre, dapat maging agresibo tayo. Roar kung roar! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.